Hello guys, good morning. So, oh wait, there you go. So welcome ulit to the Blue Room. So, good morning na guys, it's exactly 1 a.m. ng madaling araw. At medyo tahimik na sa labas dahil madaling araw na. So, kumusta kayo? Ako yung nasa mabuting lagay naman. So, ano ba ang topic natin ngayon? Nako, ito medyo nagpop lang sa isip ko kanina habang nakahiga ako dito. Nagpapanto ako kanina eh, galang may naisip ako, hindi ako makatulog. Sabi ko, kailangan ko ito yung Blue Room. At ito yung tukol sa sports. Mahilig ba tayo sa sports? Yeah, of course. Tayo mga Pilipino, isa sa mga pinaka-sports-minded na tao sa buong mundo. So, yun lang. Naano ko lang ng sports kasi, alam nyo, ako'y nalulungkot. Nakalagayan ng ating palakasan dito sa Pilipinas. Oo, totoo, nag-excel tayo sa boxing, nandiyan si Pacquiao. Nag-excel tayo dyan eh. Pero doon sa dating bagay na kinagagalingan natin, parang wala na nangyari sa atin. At yun nga, tinutukoy ko ito ko sa basketball. Bakit? Kasi alam niyo siguro kung naalala niyo back in, siguro hindi nyo nalaman, di pa siguro kayo pinapanganak. Siguro kung nababasa niyo sa mga aklat, 1950s, 1970s, ang Pilipinas, ang pagdating sa Southeast Asia, tayo number one sa basketball. At ang ating drive ay spearheaded ni Mr. Caloyloy Saga, kung naalala nyo, the big difference, Caloyloy Saga. Siya po ang kinikilala, kahit ako kinikilala ko siya bilang the greatest Filipino basketball player of all time. Kasi siya yung nagdala ng ating Philippine team sa, I think, third place sa FIBA World Basketball Series. At I think yun ang the best na performance ng isang Asian country. Hanggang ngayon, hindi man nabibeat yun. Kahit gano'ng kalakas yung China, yung Korea, hindi nila narating yun. Tayo narating natin back in 1960s yata. So, kung hindi ako nagkakamali. So, ayun, nung nandito si Mr. Caloyloy Saga, nung aktibo siya, at maganda yung ating basketball, yung ating national team. Nung naging coach siya, ganun din. Nakarating niya yata tayo ng nakapag-place pa yata tayo nun sa Olympics eh. Sa basketball eh, oh, yun ang naririnig na basa ko na, hindi ko na maalala talaga kung kailan. Pero yeah, na-achieve natin yun. Kaso, nung naging professional na yung laro, nung nabuo na yung PBA, parang bumaba. Umano yung ating level, international level. Primarily because of politics kasi. Nagkaroon kasi ng politikan yata dun. Totoo yun. Dahil sa pag-split nung political katungkol sa basketball association ng Pilipinas, I think, yes. So, medyo naban tayo sa FIBA. Kaya ngayon lang yata natin nabawi yung ating FIBA. Kasi guys, para makapag-compete ka sa Olympics, kailangan mo makapaglaro sa FIBA. And I think, yeah, nanalip na yung ban. Nakapaglaro na tayo sa Tsukushima. Kaya lang medyo hindi maganda yung performance ng ating team doon. So sayang guys. Kasi alam nyo, talented tayo dito sa basketball. Alam nyo na ang basketball is... Ako personally, nung high school ako naglalaro ako. Pero ngayon huminto ako sa paglaro. Pero mahal ko basketball. Eh. Gusto kong manood ng... Asarap manood ng basketball. Asarap mag-cheer, ganyan. Pero ngayon... medyo naglelelo na ako kasi hindi ko na rin gusto yung professional basketball natin, yung PBA, kasi alam niyo na yung mga issue ng parang hindi nila talaga Pinoy eh. Kasi naparami na yung Phil-Am, sumobro na kasi. Pero ano eh, kasi nagsimula yan nung nandito pa yung NBA, remember that? Yeah, NBA Metropolitan Basketball Association. At nung akala ko kasi maganda yung concept ng NBA. At maganda yung kanilang dream na gawing parang idalin yung basketball sa iba-ibang lokal ng Pilipinas. At medyo big yung project, kaya medyo kinabahan ng PBA doon. Yeah, kinabahan yung PBA dahil yung mga talents nila na nag-alisa, nagpunta sa NBA.
So, kinabahan yung PBA. So, nag-hire sila ng mga PhilAms para makipag-compete sa NBA. Minalas-malas lang dahil yung NBA hindi nagtagal. So, mabilis na nawala yung NBA. Pero, yeah, maganda sana. Sayang talaga yun yung NBA. Alam nyo, nag-ano rin ako noon eh. Solid PBA ako. Pero, nung naging karon NBA, kasi ako from Pampanga ako. So, sinir ko talaga doon yung Pampanga Dragons. Na, tonto ako, naging first ever na NBA champion yun. Pampanga Dragons. So, naalala ko pa yun. So, yun. Pero nung pagkatapos, nawala na eh. Nung mga panahon na yun, nawala na yung parang kinang ng NBA. Hanggang sa mawala na lang. Kasi yata nag-pull out yung ABS-CBN, the sponsorship. So, yun. So, pero ako talaga maka-PBA. At ang I think ang golden age ng PBA para sa akin is 1997. So 1997 hindi ko makalimutan 'yon. At kasi ang Commissioner's Cup noon, ang championship Ginebra versus Alaska. The best 'yon. Kasi talagang nung All Filipino, well, yung Ginebra nakarating, or Gordon's Gin pa yung tawag sa kanila doon. Nakarating sila sa finals na All Filipino pero hindi sila nanalo. So, minalas-malas sila. So, bumawi sila nung Commissioner's Cup. And for the first time sa napakatagal na panahon nakuha ng Ginebra yung championship. At yun, I think first time yun na nakuha ng championship ang Ginebra sa hawak ni former Senator Robert Jaworski. So, napakaganda nun kasi nandun yung mga idol ko eh. Sina Vince Heason yan, sina Val the Flash David, sina Pedro Harencio, Marlo the Skyscraper. Akin, paborito ko yan. Na-meet ko yan. Mabait yan si Mr. Marlo. Tapos, yun yan, yung mga idols ko dati. Ngayon, meron pa naman ang mga gustong player na PBA ngayon. Mainly si Asi Taulaba. Pero, wala na rin eh. Hindi na siya ganun ka, nawala na yung kinang, nawala na yung luster ng PBA, di na katulad ng dati. So, yun. Pero, hopefully, kung sana masuportahan ng gobyerno natin, kaya naman natin eh. Kaya natin na umano sa international level, kayang-kaya. Alam nyo nung sa may Tsukushima, at nabasa ko to sa Jada, si Asi Taulaba, talagang ginawa lahat. Ginawa niya yung mga kaya niya para kontrolin yung napakalaking Chinese or North Korean center na 7 plus yata. So, si Mr. Asi Taulaba, ano bang height nun? 6 something lang, di ba? And to face na isang 7 foot center, talagang matatakot ka, di ba? Pero hindi naman matatakot, ma-intimidate ka, pero si Taulaba talagang binigay niya yung gusto niya. So sana ganun din yung kaya natin tapatan yan. Kaya natin kahit mga Amerikano pa yan, kahit sina LeBron James yan, kung talagang gusto yun natin. Kaya natin yung mga yan. Di ba? Medyo optimistic ako, pero yun na nalang naman. Kasi siguro kaya natin, kahit si Shaquille pa eh. Tapat mo si Asi Taulaba kay Shaquille O'Neal. Well, siguro, si Shaquille lang mananalo, pero kaya siguro, kaya tapatan yan, oo. So, siguro, yun nga, supporta lang kailangan, guys. So, I hope na itong gobyerno natin, hindi lang mag-focus dito sa mga boxingero. Hindi ko naman sinasabi na huwag mag-focus sa mga boxingero dahil pride natin yung mga yan. Pero mag-focus din sa ibang sports. Sa mga international sports yan, tulad ng basketball, yung taekwondo, yung Muay Thai natin, isa pa sa hope natin yan. Kaya taekwondo, shooting, practical shooting, yeah, one of the best in the world yung mga Filipino. At yun, yung iba pa. So, sana, ganyan. Sana sa next Olympics, sana naman makachamba na tayo. Diba, kahit isa lang. Pagbigyan nyo na kami. Diba? So, yun lang muna, guys. So, I think time over na tayo. So, babalik ulit ang The Blue Room. Ito ulit si Gene. And, natukta ako eh. Kaya signing off na. Adios.